Okay, dito tayo ulit sa ano, Team Sariwa Low Budget Garage. Oh, may bagong dating, diniliver sa atin dito. Honda CRP 1998 model, automatic transmission. Ano, napakakinis ang pintura. Grabe. Putin natin. Ano, naka-mags rota, low profile tire. Ano, makapal yung goma. Tayo sa loob natin. Intak na intak yung loob niya, no? Malinis. Amoy kotse. Ayan ang loob niya, na. Hey, sama natin si ano, Boss Melody. Binibenta ko itong pricing nito. 7,000 pesos. Bago yan. Pwedeng karga ng mga tatay-katay yan, ha? Oo. Mga karne-karne, manok, ganyan. Oo, panghanap buhay. Ang sidecar nito, ang paggawa, 40,000. Oo. Ang motor, binili ng cash, 45,000. Ang original odometer, ang natatakbo lang ay 1,200. Sariyo ka nito. Papel, hawak mo na? Oo. Ang first owner niya, kaibigan ko. Nakarehistro? Napatira ko sa INC. Ha? Oo, nakarehistro. Oo. Pero birthday na ngayon. May expired na siya ngayon. Pare, ayan, nakita mo itong binagay ka namin. Oo. Nagtaob yun eh. Ano, nag-down sa amin ng 25,000, pinexting yung babae. Babae bumili niya. Ngayon, kasama nung ano, mekaniko namin, si Piasami, nakita makakabangga ng mga tao. Inili kong gano'n. Oo. Ano, bangga. May ano siya, nakataob, gano'n, nakataob siya. Ayan, para binabenta rin namin siya. Ayan na, Honda CRV. Honda CRV. Bagong dating lang yan. 1998 model. JDM concept. Yung mags niya, rota mags, low profile. Automatic transmission. 180. 180? Siyempre, negosyable. Basher. Magkano lang pag basher? Bibigay ko na lang para. Sa kanya na lang, no? Mumurahin pa natin. Sabi, mga basher. Sabi natin. Thank you. Pare, alam mo, ang pagbebenta ng second hand na sasakyan, ang pinag-uusapan niya, papele. Di ba, binenta mo yan, naibenta mo na yan. As is worth is yan. Di ba, inabot ng sira. Kaya dapat yan. Bago bilhin, check muna mabuti nung bibili. Oo. Binibili lang din namin yan eh. Ngayon, parang papatungan ng konti, tapos ibebenta. Ang usapan dyan, pinag-uusapan dyan, dokumento, papeles. Pagka nagkaroon ng problema sa papel, yun, mananagutan namin. Oo. Pwede mo balikan. Pero pagka nasira ang sasakyan, eh hindi mo na pananagutan yung usapan. Ano yan eh, para second hand yan eh. Uh-huh. Hindi naman yung brand na may warranty sa kasa. Kasi, siyempre, ayun nga, yung binili kong spin eh. O, tinan mo, yun na pare, yung spin, no? O. O, yan. Ang laki na nagastos ko. Ang sabi sa akin, ang sirahan niya, ang bag seal. Ang bag seal lang eh, nasa mga 4, 5 o hanggang 5,000, 5,000 pesos. Bag seal lang yun, pare, 300 pesos isa eh. Eh, ano, 16 pieces. Kaya kulang 5,000 yan. Yun lang ang usapan namin sira niya, tsaka battery. Alam mo kung gano'ng karami na nagagastos ko dyan? Nasa mga 60,000 maligit na. Oh, laki na. Aba, 60,000 na mahigit na kagastos ko dyan. Ayan, hanggang ngayon. Pero maganda naman ang engine makina niya. Okay naman. Ang daming ano. Ganyan na ba yung engine? Pero ngayon, okay na. Ha? Okay, okay na. Oo. Oh. Benta ko ng ano yan, car. Siguro mga passport. Mga 170 passport. Oo. Yan ang sa 300 pa naman benta 2015 yan. Nai-video ko yan, 165 ang presyo eh. Pwede naman, pwede na, 165 na. Pwede ya. Oo. May bagyo pare. Meron. May bagyo sa ano, dito sa ano, ito, Laguna, buntok na lang. Magkano ulit tayo dito, CRB? 180. Negosyable. Pag basher? Siguro mga 70 yan o, 165. Dito na. Magaling mang bash, mas mura. Oo, punta na lang dito. Mas maganda yung pupunta sila dito sila mang babash. Tignan natin kung gaano sila kagaling mang bash. Di ba? Yung mga nang babash na yan, matapang lang naman yan kasi nasa Facebook. Pag nakaharap mo naman eh, ang babait eh. Maamong tupa, di ba boss? Yung kalimitan ng babash, mga ano, yung dami. Walang magawa sa buhay. Mga hindi mahal lang kanila mga pamilya. Yan, ganyan yan. Kaya nang dinadaanan lang siya sa ano, pang babash. Nang dadamay pa sila ng iba. On the CRV na, ano ha, Gen 1. Genuine niya. 180,000. Ang issue niya, expired lang, 1 year. Yan. Naga na lahat yan, makinis. Nakamags, rota oh. Low profile yung gulong. Intact, loob at labas. Yung ano, actually, nung nakaraan pa yun, yung napanood ko kayo,
Yung bagong labas ng ano, LTO. Pagka nagbenta ka ng sasakyan. Tatlong gulong, tricycle, o kaya yung Porsche, ganyan. Ayon siya narinig ko, yung nagbenta, within 5 days, kira-report mo siya LTO na binenta mo na. Oo. Dadalim mo yung ID mo, ID ng bumili, tsaka deed of sale. Tapos, yung bumili, bibigyan ka ng 20 days para i-transfer sa pangalan mo. Pagka hindi mo tinransfer, pagka meron kang lisensya, mape-penalty ka, 20,000. Yun nga, tapos yung tao, 20,000 din ang penalty. Ngayon, yung batas, maganda. Maganda yung layunin niya. Kaya lang, hindi masyado na pag-aral. Hindi, para sa akin lang. Parang hindi masyado na pag-aralan. Kasi parang yung halimbawa, kasi sabi, retroactive. Ibig sabihin daw, kahit noon-noon pa, na nakalipas na, kasali pa rin. Dapat, siguro, yung ngayon lang. Halimbawa, ngayon, effective. December, 2025 na. Yun ang, halimbawa, yun ang active nila. Yung 2024, hindi na. Tapos, yung mga 2024, magpukusa na lang sila. Oo. Diba? Kasi may fecha naman yun eh. Kasi maganda naman eh. Kasi parang pinatataas ng uri ng mga Pinoy. Diba, Karela? Maganda yung layunin. Kaya lang, hindi maganda yung ano. Isipin mo, 20,000. Paano kung halimbawa yung motor, ato, tulad ka, may tricycle ako noong araw, na ibenta ko na, tagal-tagal na noon. 10 years na ito, 15 years na lumipat. Multa akong 20,000. Sana naman, gawin na lang na ano, hindi mo pwedeng ma-renew kapag hindi nakapangalan sa'yo. Dapat ganun na lang. Hindi yung grabe naman yun. Halimbawa, 20 mil eh. 20 years. Kapit 10 years na lumilipa. Siyempre yung ID, expired na yun. Oo. O kaya naman, halimbawa, patay na. Hindi kailangan pa ng ano. Paano ba pipirmahin yun? Oo, diba? Yun ang ano dyan. Pero maganda layunin nila. Ang hirap niyan. Uy, kakape muna kami. Kape muna tayo, kape. Ang lamig. O kung interested kayo sa CRB, ha, PM nyo ako. Pare, meron pa. Yung nasa loob, ha, yung van, tsaka Pajero Fieldmaster, ha. Oo, kasama yun. Puro mga store sale na yan. Okay.